Hello, good morning guys. Nandito ako ngayon sa may highway. Pupunta ako ngayon sa isang bagong dance studio dito. Napakita ko sa inyo. Hindi ba napapansin niyo yung mga videos ko sa studio? So, samahan niyo ako. Tara. Tara tayo doon. Parang may pakita ko sa mga dance studio. It is Japan. Hello, andito na ako sa studio. Ito yung studio. Bali, makikita niyo ito. Ito ako sa highway. Ito yung stage sa taas. Studio. Actually, gagawa ko ng bagong dance tutorial kasi maraming nag-request na gagawa ng tutorial. So, yung nakikita niyo sa video, ito yun. Ito yung newly dance studio here sa Balayan, Batangas. So, ang pangalan kasi ng studio nila is Dreamer Dance Studio. Actually, wala pa siyang official na logo kasi wala pa silang page. Kasi bago pa lang siya, almost 3 months pa lang atata na tayo. Kasi kaya nila, lagyan pa ito ng kisa niya, tapos papa-aircon nila. As of now, medyo mainit, pero sakto lang naman kasi meron yung electric fan. So, kung makapansin niyo na ito, kaya sa labas. Ayan. Sa mga gusto mag-rehearse, yung mga dance group, pwede kayo dito. Actually, kailangan pa rin ipatupad yung safety protocol kasi kailangan eh. Pagpunta mo dito dapat naka-mask ka rin, safety pan. Kasi meron sila mga sanitizer dito, mga alcohol. So yan, makikita mo sa may lang sa kailangan safe lagi. Hindi ko lang alam kung pwede silang accommodate ng marami. So kailangan siguro limit din pa rin kung gano'ng marami yung nag-rehearse. Doon naman sa entrance ko nito, ano lang siya, 10 cents lang. Kahit nice. So, kung marami kayo, siguro bigayan ng siguro ng time. Tsaka yung sa music, para hindi siya crowded din sa ito. Maganda yung flooring niya. Bato siya. Ito yung salamin. Ito, meron siya. May ilaw yan sa ibabaw. So, pwede yung paggabi kung gusto nyo mag-shoot ng video. So, siguro, kaya nga i-comedate nito ay yung mga, siguro mga 20 na tao. Pero, siyempre, limit lang ang kailangan kasi nga, gawa ng safety shop. Sa ngayon kasi, ang dance studio ngayon sinasubo ay wala kasi nga more in gym. So, nakafocus sila dun sa ganung distance. Yung dance studio kasi, dati, dalawa yung nandun sa highway, sa may daang kawad, tsaka yung sa may taas ng 7-11 dati. Nag-close na rin siya. So, normally, nag-rehearse kami sa plaza lang. Minsan sa bahay-bahay lang. Tapos kung saan man na makakagawa ng dance videos ay ibang lugar. So kung may time kayo, kung gusto nyo mag-rehearse, pwede naman kayo dito. Anytime. Hello, kwento ko lang sa inyo. Dati, supposed to be dapat last year, nasa
Hong Kong na ako. Patanggap ako bilang isang dance teacher doon sa bagong dance studio. So, ang pangalan ng dance studio is Funky Fitness Dance Center doon sa Hong Kong. Actually, hindi siya natuloy kasi nga, ang daming nangyayari. Una, medyo nagkaroon ng problema doon sa visa. Bago lang kasi yung amo ko doon sa pag ano ng business na yun. So, medyo confused siya. So, napatagal. Hanggang sa dumating sa point na nagkaroon ng mga problema ng Hong Kong, nagkaroon ng rally. Pupunta na ako doon, medyo nagkulang sa documents kasi dapat tourist ako 14 days. So, hindi ako pinalabas ng immigration. Kasi kulang ako sa documents na pinifer namin ng boss ko. So, after nun, nagkaroon ng pandemic hanggang sa humina yung studio. So, as of now, naka-close muna siya. Hindi ko alam kay ma'am kung kailan ulit na bubuksan yung studio. I'm doing my dancing here sa isang bagong dance studio. Ano lang to, kumbaga sa ano, para sa ano, healthy lifestyle lang din. So ngayon, mag-reverse muna ako. Babalikan ko kayo. Hello guys. Ayun, nakapag-rehearse na tayo. Actually, ilang song yun. Four dances yung ginawaan ko. Yung mirror, rehearsal, tsaka konting tutorial. Yan lang. So, kapag gusto niyo talaga mag-rehearse dito, pumunta lang kayo dito. Pahinga lang ako. Then, uwi na tayo. Medyo magulo yung vlog ko. So, sana maintindihan niyo. Hopefully, sana makabalik ulit ako dito. Sa mga nagtatanong kung anong klaseng dance yung ginagawa ko, meron akong lyrical, more on hip-hop din, pero this time, lagi ako sa urban. Actually, inspired by sa mga international dance group. So, sa mga napapanood ko. So, ngayon, kung ano yung pinapakita ko sa inyo, more on urban dance choreography nila. This will be a first vlog. Nakapagpalita ako kasi yung mga maliwanda puro mga dance video. So sana maraming manood, sana marami rin mag-subscribe. So meron kasi akong plan. Plano ko rin kasi tumulong sa mga ibang dancer na walang trabaho. Gusto ko silang tulungan kasi yung iba kasi mga dancer ko dati, normally dati sila mga student lang, so hindi sila nakapagtapos din na pati kasi nga siguro sa hirap ng buhay. So minsan yung pagsasayaw na lang yung ginagawa ng libangan para makaiwas din sa problema. So ang gagawin ko, kapag nag-boost yung subscriber ko dito, plano ko tulungan sila. Sana yung mga tumulong din. Kasi ang hirap talaga ng buhay ngayon. Hindi natin alam kung anong nangyayari. So, yun lang. Pagpatuloy nyo lang kung anong gusto nyo talaga, kung saan kayo masaya. Yun lang naman, kailangan nyo lang sundin kung anong gusto nyo. Pero syempre, hindi naman tayo habang buhay na
gagawin ng ganitong platform. Kasi may sarili-sarili rin tayong buhay, so wala natin yung food pa rin ng kahit paano. Hanggang dito na lang, kita-kita tayo sa sunod na vlog. Sa mga dance video na papakita ko. Okay? Hello guys, I'm back. Ito, kadarating ko lang sa bahay. About yung sa dance studio, actually sabi na may ari, it's located sa Union Street, Barangay 5, Balayan, Batangas. So, it's a newly studio talaga, bagong paggawa lang nila. So, kailangan pa nila talaga improve yun kasi ipapa-aircon nila yun, lalagyan nila ng isang na parang lumahayos. So, kung magka-travel kayo from Masubi to Balayan, it takes siguro, kung nakamotor lang kayo, siguro mga 30 minutes, 25 minutes, ganun lang, siguro kabilis. Sa mga gusto magpunta doon, punta lang kayo, it's open daily. Kahit anong oras mo gusto mo mag-sayo din kasama pagod na ako. Dun sa mga yung hindi nakakalam, no? I've been dancing for almost 25 years na. A decade na, two decades na already. Mag-start ako ng grade 6. Marami akong group na nasarihan na before. So, enjoy na ako. Cosmic shoutout sa mga cosmic dancers sa dating 90s. Psychedelic Image. Sila yung mga dancer na pwede pa baka ang including yung kapatid ko. Shoutout din yung mga batang 90s dancer dito sa nasa book. Hopefully soon sana makasama ko kayo sa gatong vlog or sa mga dancers na pwede natin gawin ulit. Matagal na rin ako nagtuto since elementary pa, high school, college. Naging part na rin ako ng DSU Dance Vlog from 2004. Ang medyo matagal na group ko ngayon is yung Dance Republic organization. So yung kaming page, pwede mo siyang arantin yun. Dance Republic organization. So pala, yung mga nagtatanong kasi sa akin na sino yung gumagawa ng mga editing ko, yung mga videos? Actually, ako lang din po. Matagal ko nang ginagawa yung mga editing. Nag-start ako mag-editing na 2010. Minsan nanghihiram pa ako ng laptop. Nanghihiram pa ako ng computer, tapos nagigan pa ako, wala pa akong PC. So lahat ng mga dance video namin, mga concert namin, mga poster namin, ako mismo lahat ang gumagawa. Ngayon, yung may cellphone na ko na ginagamit, it's an iPhone, so pagka mabilis ang editing, dito ko siya ginagawa. Pero pagka yung medyo mahaba at medyo madaming effect, dun sa computer. Ang ginagamit kong apps dun sa computer is Cyberlink Power Directory 9. Dito naman sa cellphone, gamit ko is Videoleap. Siguro sa ibang pagkakataon, sa ibang vlog, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga editing ko. Dito naman sa binavlog ko kanina, mga dancer kasi ako dati na, alam mo yun, hindi, wala talaga silang kaya. So naisip ko, if ever na mag-boost yung channel ko, tutulungan ko sila hanggang sa kaya ng powers ko. Meron akong isang gustong, meron akong naisip kung isang pwede matulungan. Hindi ko muna i-review ngayon, pero magpaplano muna kung paano ko siya i-shoot with the vlog. Pero sana matulungan natin. Siguro ito yung isang pagkakataon na pwede kong i-share sa mga tao. Sumasayo ako dahil nasabi ko nga nila sa healthy lifestyle. Kasi meron kami, yung lahi kasi namin, puro diabetic eh. So, para makaiwas din sa sakit na yun, hindi ako masyadong issue. Wala akong, hindi ako nang nigerilyo. Yung alcohol, minsan na naman. So, ang plano ko, tulungan yung mga dancer. Kahit hindi mga dancer, kahit yung mga tao na nangyayangan. Sana yung channel na to, ito yung pagkakataon na to, sana makatulong sa mga tao. Sana matulungan din ako para makatulong sa iba. Ang purpose ko dito is masayo ko para makatulong din sa iba. Yun naman yung kailangan natin sa panahon ngayon kasi ang hirap talaga ng buhay ngayon. Lahat tayo pagkakagin ng pandemic. Kahit naman ako. So, mga panood naman ko, sana na mag-subscribe po kayo sa channel ko. At sana na share nyo rin yung video para paano na malaman din ng mga tao. So, soon, sana.
makipag na rin yung purpose natin sa mga tao, sa mga dancers, sa mga tao na so, sana mag-enjoy ko sa video na ito. Yun lang, so stay safe po. Nasa layo nyo lang natin, sarili mo, mahihilty lang po pala. Yun lang po. Hindi po, ingat.